ng Pilipinas. Ayun pa ang aking pagbibigay na likturan, may pamagat na intelektualisasyon at standardisasyon ng wikang Pilipino. Ako po ay labis na nagpapasalamat sa akin ng Kusina ng Talinghaga sa pangunguna po ni Professor Thomas F. Agulto at siyempre nariyan din po si Professor William P. Nocasa na namumuno po ng Sagipa. At ngayong hapon nga po ay atin pong ibabahagi ang ilang mga kaalaman hinggil po sa standardisasyon at intelektualisasyon ng wikang Pilipino. Ang pagpaplan ng mga programa wika ay dumating maraming proseso. Ang mga antropologong gumagamit ng mga pamaraang lingwistiko ang nagsasagawa ng mga unang hakbang sa pagpapaunlad ng mga script o teksto, balerita Latina. Pagkaraan nito, ang ating mga edukador ay nagsasagawa ng mga proyekto tungo sa regulasyon o modernisasyon ng wika upang maikalat o mapalaganap ang pasulat na anyo sa mga katutubong nagsasalita ng wikang patula at pasalita ng wika sa ibang tao. Nag-react ni Francis X. Cara noong 1974 na estandardisasyon. Ayon po kay Charles A. Ferguson noong 1968, tatlong component ang kailangan upang standard ang wika. Una, yung tinatawag na agrapisasyon. Ikalawa, modernisasyon. Estandardisasyon. Ang grapisasyon po ay ang paglinang ng isang sistemang pasulat ng isang wika na nagiging batayan ng literacy, ng formal na edukasyon at modernisasyon ayon kay Karam 1974. Samantala po, ang modernisasyon naman ay nakasalalay sa grapisasyon at tumutukoy sa pag-unlad ng pinalawak na bokabularyo, mga paraan ng kursyon tungkol sa kontemporaneong sibilisasyon upang magamit ang wika sa lahat ng sitwasyon. Samantala, ang estandardisasyon ay binubuo ng paglikha ng modelo para sa imitasyon at ng pagpapaganap ng modelong ito. Ayon kay Punya's Law Carrey, 1963, ang isang standard na wika ay isang kalipunan ng mga diskursong pasulat na nakapatay naman sa pagkakaroon ng panitikan sa prosa o tuluyan. Ano naman ang tinatawag na kultibasyon? Tinuturing na isang mahalagang hakbang tungo sa unlad ng wikang pambansa ang eso ng kultibasyon. Sakop ng kultibasyon ang pagpaplano ng corpus, ang masisilang pagpupunyagi ng mga lider ng intelektual na lipunan upang magamit ang pambansang wika sa mga scholarly at intelektual. Wika pa ni Brother Andrew Gonzalez, 1996. Binubuo ito ng mga paghahanda ng mga rehistro, mga espesyal na uri ng wika para sa akademiko at pampanitikang gamit ng wika. Ang paggamit na ito sa mga pang-akademiko at pampanitikang gawain ay isang hudyat tungo sa modernisasyon at intelektualisasyon. Naman ang intelektualisasyon. Nagdag pa sa talakay ni Gonzales, sa ganitong kalagayan, ang dapat ligyan tuon ay ang siyentipikong intelektualisasyon. Tumutukoy ang intelektualisasyon sa lahat ng larangang pangkarunungan sa pamantasan bukod sa mga likas o natural na hangham. Ano ba ang proseso ng intelektualisasyon?
batay sa kaisipan ni Brother Andrew Gonzalez noong 1996, ang intelektualisasyon ng wika ay inihahalin tulad sa proseso ng pagsasalin. Aniya, ang isang taong bilingual na bihasa sa wika ay binabasa ang mga nilalamang pangkaisipan o intellectual context sa Ingles o sa iba pang intelektualong pinagmulang wika. Ang mga nilalamang pangkaisipan ay muling bubuuin at pagkatapos ay muling ipahayag sa wikang iniintelektualisa na may humigit-kumulang na may kahirapan depende sa kabaguhan ng nilalaman at ng kanyang kabihasaan sa wika. Ang hiram na salita ay naipasok sa proseso ng paglilipat. Kung wala naman, dapat kilalanin o pasasalamatan ang mga ngalan ng pinagmulang kultura na nagtataglang at tunog na wala sa katutubong inventaryo ng wikang iniintelektualisa sa sarili pong salin. Sa makatuwid, ang isang wikang dumadaan sa proseso ng intelektualisasyon upang maging wika ng akademya o kaya'y dumadaan sa proseso ng siyentipikong rehistro ay hindi naaapektuhan ang panolohiya maliban sa dituwirang pamamaraan. Maliwanag kung gayon ang gamit ng walong bagong titik sa bagong alpabetong Pilipino na ginagabayan ng mga tuntunin sa ortografiyang pambaba ang ng bagong walong titik sa bagong alpabetong Filipino. Ang mga tuntunin sa ortografiyang Filipino o ortografiyang pambansa ay magbibigay daan din sa panghiram ng mga salita sa mga wika ng dayuhan. May hinuha po natin kung gayon na sa proseso ng panghihiram ay hinahayaang makapasok ang mga di katutubong letra at ponema na ginagamit sa mga hanguang wika o source lines para sa diskursong pang-akademiko tulad ng mga katawagang technical at espesyalisado. Ito po ang dahilan kung bakit kapag nanghihiram tayo ng mga salita sa iba't ibang wikang dayuhan, meron tayong mga absent categories sa ating alpabetong Filipino. Ang absent categories po ay mga titik o letra na wala po sa ating alpabeto. Kaya tinihiram po natin ng buo ang baybay ng isang salita na buhat po sa isang dayuhang wika. Tala sa aspektong leksikon, imperatibo ang manghiram ng mga inolohiya at pariralang teknikal na ang obserehistrong pang-akademiko bilang bahagi ng proseso ng intelektualisasyon. Ayon pa kay Gonzales, ang Ingles na hanguang wika ng Filipino sa kasong ito ay makapagbibigay ng mga katawagang teknikal sa lahat ng disiplinang pansyensya o pang-agam at pang-matematika, likas na siyensya o natural na agham, darangang pan-teknolohiya, humanidades, siyensyang panlipunan, at iba pang bagong gamitong mga siya o appliances na hirinam ng buong buo, sariling salin po. Binigyan diin ni Brother Andrew Gonzalez na may malawakang panghiram ng mga panandang transisyon at pang-ugnay na lokal na discourse, halos walang pagbabago sa syntax at meron ding malawakang panghiram ng estrukturang rhetorical galing sa hanguang wika upang mapunan ng isang pangangailangan o kainaan ng wikang pambansa, target na wika. Sa kabilang dako, nanalig si Nelly I. Cobar, 1984, na kakailanganin ang estandardisasyon at modernisasyon ng wikang Pilipino. Sa paggamit ng
bilang wikang panturo sa mga kolehiyo at universidad. Ayon pa sa kanya, ang wikang Filipino ay kailangang ibagay sa modernong pamumuhay at kultura ng kasalukuyang panahon. Inapanikar na ang standardisado ay mas malapit sa wikang pasulat at may sopistikasyon. Kapinuhan at may pagka-istrikto sa paggamit ng salita at papayag, hindi katulad ng pang-araw-araw na wikang pasulat. Para sa kanya, upang maging mabisa ang komunikasyon at edukasyon, mahalagang magkaroon ng isang talaan ng mga salitang teknikal na may kakaunti lamang na pagbabago sa anyo, bagamat na iaangkop na sa panoluhiya ng Filipino. Batay sa konsepto ito, mahalagang magkaroon ng patakaran sa standardisasyon upang makamtan ang modernisasyon. Ang modernisasyon ng wikang Filipino ay magbibigay daan paggamit ng sa pang-araw-araw buhayan, bubunga, magbubunsa sa pamasang ilimito. Noong dekada 70 at dekada 80, ang pagpapatupad ng patakarang edukasyong bilingwal ay nagpalawak sa papel na ginampanan ng wikang pambansa. Ang pagtanggap at paggamit ng wikang Filipino ay lumilinang sa intelektualisasyon. Bunga ng mga pagpupunyagi sa proseso ng kultibasyon at modernisasyon ng Filipino ay ang pagbuo ng mga katawagan sa Filipino sa mga disiplina o larangan ng kaalaman kung saan dapat gamitin ang wika bilang medium sa pagtuturo ng katuto. Higit sa lahat, hanggat hindi umuunlad at yumayabong ang mga diksyonaryong monolingual, ang Ingles ay mananatiling pinangungunyapitan ng Pilipino sa mga gawaing intelektual. Ang pagkakaroon ng isang mahusay at komprehensibong diksyonaryong monolingual ay pagpapatunay na ang wikang Filipino ay hinugna at nililinan ng mga Pilipinong iskolar. Ang paglalathala ng diksyonaryo ng Filipino ng Komisyon sa Wikang Filipino at ng UP Diksyonaryong Filipino ay tunay na mga mahalagang bang sa lubos na istandardisasyon at intelektualisasyon ng ating wikang pambansa. Isang halimbawa nito ay ang pagkabuo ng diksyonaryo sa drama at teatro na inakda ni Dr. Arthur E. Casanova na inilathala ng Rex Publishing House Incorporated noong 2001 upang malubos ang intelektualisasyon ng wikang Pilipino. Kailangang magpunyagi ang iba't ibang scholar ng iba-ibang rehistro ng kaalaman sa pagbuo ng mga teknikal at monolingual na diksyonaryong magagamit ng mga mag-aaral, guro at mga mananaliksik na magiging batayan ng mga pang-akademikong diskurso. Intelektualisasyon sa pagsasalin at leksikografiya. Ayon kay Dr. Teresita Fortunato, awardee ng Dangal ng Wika 2020 ng Komisyon sa Wikang Pilipino. Ang mga teriya sa mga disiplina talakay tulad ng siya at iba pang disiplina sa pastaryo ay isa pang pangangailangan sa pag-iintelektualisa ng wika sa mga karunungan ito. Malinaw ang ugnayan ng bokabularyo at kultura sa iba't ibang level sa loob ng leksikon at ang relasyong ito ay bahagi pa rin ng palitan ng kultura
gaya ng sa filosofiya at psikolohiya. Sa panatao ni Dr. Teresita Fortunato, sa mga pagsasalim para sa asignaturang pentersarya, magiging pamantayan ang consistency sa formularyong ginamit. Mahalagang maunawaan ng mga makikinabang ng mga diksyonaryo o listahan ng bokabularyo. Ang paglilipat ng mensahe sa isang wikang elegante ay isa pang dapat bigyan ng pansin. Ayon pa rin kay Dr. Teresita Fortunato, ang pagkilos sa intelektualisasyon ng Filipino sa mahalagang larangan ay nasimulan na. Malaking hakbang na ang nagawa ng makapangyarihan at influensyadong grupo ng intelektual at mga institusyong pribado at publiko. Pagsasali ng mga basikong artikulo, aklat at pagbubuo ng mga diksyonaryo para sa mga disiplinang may sarili-sariling rehistro sa pagitan ng wika ang pangunang instrumento sa intelektualisasyon. Ito ang magiging kasangkapan upang magkaroon ng mayamang aklatang magagamit sa pagdukal ng karunungan sa mga disiplinang kulang pa sa mga materyales. Gayon din, ang mga pagbabago sa mga tuntunin sa Oktobyang 2018 na ginawa ng KWF sa pagtulungan ng mga scholar sa wika na buhat sa mga universidad na itinuturing ng mga sentro ng kagalingan sa larangan ng pag-aaral ng wika na tulad ng Universidad ng Philippine Normal University, De La Salle University, Ateneo de Manila University at iba pa ay patunay lamang po na tuloy-tuloy na nga ang estandardisasyon, intelektualisasyon at modernisasyon ng wikang Filipino. Samantala, tunghayan natin ang iba pang depinisyon at pananaw hinggil sa intelektualisasyon. Sa isang artikulo ni Dr. Pamela C. Cono, pinamsuliranin sa intelektualisasyon ng Pilipino. Tinalakay niya ang dalawang schools of thoughts. Ang Prague School of Linguistics ang unang gumamit ng salitang intelektualisasyon ay ng pagpaplanong pangwika at ng ilang sosyolingwistang Pilipino. Ayon kay Paul Garvin ng Prague School of Linguistics 1974, intelligent is towards increasing or definite and accurate action. In the long, intellectualization manifests itself by increased terminological precision achieved development of more clearly differential terms as well as an increase in abstract and generic terms. Ayon naman kay Ferguson, nakasama rin sa Prague School of Linguistics na makikita sa PISMA 1974, ang modernization naman ang tawag niya sa konseptong ito. Ito ang pagpapalawak ng bokabularyo at pagde-develop ng mga anyo ng discourse. Manifestation nito, interpretability with the languages of already industrialized, secularized, and shaped societies. Ayon naman sa definition siya na opinion, isang Pilipinong linguista, 1999, a language may be modern or modernized, but not intellectualized. The Filipino used in entertainment, for example, in most programs in TV is modern, but not intellectualized. Dagdag pa ni Dr. Sibayan, the Filipino used in entertainment, for example, in most programs on TV
is modern but not intellectualized. The Filipino of the home and everyday life is modernized but is obviously not adequate for education, especially for higher education purposes. The Filipino use in Filipino tabloids and other publications intended for popular consumption is modern but not intellectualized. May mga dominyo po na nagkocontrol sa wika. Iyon po ay ayon kay Fishman. Ito po ang wika ni Fishman noong 1974. It is this perceived inadequacy of Filipino efforts Filipinos made it adequate as the language to take over in what I have called the controlling domains of language. That is, the domains that dictate what language to learn and aspire for, because that language is the effective working language in the domain, mainly those of government administration, legislation, the judiciary, and the law, business, commerce, industry, science and technology, the professions, media and education on all levels. That will be the main problem in the development of Filipino. Paliwanag pa ni Dr. Pamela C. Constantino. Nagkakaiba ang dalawa sa puntong tila mga intelektual lang ang magiging sangkot sa proseso ng intelektualisasyon para kay sibayan. Samantalang wala namang ganitong pagtitiyak ang Prague School of Linguistics. Binigyang diin ni Dr. Pamela C. Constantino, isang issue ito na ipinanggigitan ng makakaibang kampo. Ang intelektualisasyon sa ilang sosyolingwista, halimbawa, ay sa larangan lang ng pag-aaral at pagtuturo. Sa madaling salita, sa mga paaralan, hindi intelektualisasyon ay kasibay at kasama ang paggamit ng Filipino sa mga dyaryo at magazine. Popularized, modernized language daw ang wikang ginagamit dito. Intellectually modernized language ang ginagamit daw sa mga tanong ni Dr. Pamela C. Constantino. Talaga nga bang pang-intellectual lang ang intellectualization? Wika niya. Gusto kong tignan dito ang intellectualization bilang isang kondisyon, kalagayan na naipapakita na o nabibigyang pagkakataon ng wika na umunlad at magamit sa iba't ibang domain o paggagana nito. Hindi lang araw ang mission. Kung gayon, hindi lang dapat magdamang dito mga nasa mga universidad, kundi pati ang mga iwang mamamayan. Dagdag pa po ni Dr. Pamela C. Constantino, gayon din ang pagbubuo ng mga salita o leksikal na elaborasyon ng wika na isang mahalagang elemento ng intelektualisasyon ay dapat nabatay sa kung sino ang gagamit at makikinabang dito. Para kanino na ang intelektualisasyon? Para sa masa o sa ilip? Para sa kabataan noong nakaraan o sa kabataan sa kasalukuyan? Sa pananaw ni Dr. Pamela C. Constantino, nagiging problema ito dahil tendensiya ng mga tagaplano ng wika o kaya mga guro na bumubuo ng mga glossary ng mga salita na pagbabatayan ng pamimili ang mga kinaugatan sa wika at hindi ang pangangailangan at praktikalidad sa kabataang gumagamit. Ano naman ang intelektualisasyon batay sa pananaw ng aking kay-Professor Ligaya Chamson Rubin? Noong 1987 sa Konstitusyon ng Pilipinas, walang pasubaling kinilala ang Filipino bilang wikang pambansa sa
Pilipinas. Dahilan nito, ang pinakamabigat na tunguhin ng Lipa ay ang magamit ang Filipino sa mataas na antas ng pakikipagtalastasan sa mga teknikal at siyentipikong pagsusulat at sa mga opisyal na komunikasyon ng pamahalaan. Binalikan ni Professor Ligaya Champson Rubin ang winika ni Brother Andrew Gonzales. Ang maunlad na paggamit ng Pilipino sa akademya ang tinatawag na intelektwalisasyon ng wika. Binigyang diin ni Professor Ligaya Champson sa kanyang sanaysay na bahagi ng pagpaplanong pangwika ang intelektwalisasyon kasama ang pamimili, kodifikasyon, estandardisasyon at pagpapalaganap ng wika. Sa mga sosyolingwista at language engineers, lexical at semantic na kolaborasyon ang tanong dito. Gayunpaman, sa Pilipinas, inalaganap ang aspektong ito ng pagpaplanong pangwika sa tawag na intelektwalisasyon. Ang pagpapalaganap at pagtugon dito ay pinangungunahan ni na Brother Andrew Gonzales at Dr. Ipasio P. Sibayo. Ang intelektualisasyon ng mga wika ng Pilipinas ay matagal nang nagaganap sa paraang natural, bunga ng pagtatagpo ng iba't ibang wika sa Pilipinas at ng mga wikang banyaga. Subalit ang seryoso o deliberate na pagharap dito ay sinagawa ng mga misyonerong Kastila sa panahon ng Amerikano, Commonwealth at sa kasalukuyan. Wika pa ni Professor Ligaya Champson Rubin, sa kasalukuyan, tinitingnan ang pagsasalin bilang isang daan tungo sa intelektualisasyon ng wika. Malaki ang papel na ginagampanan nito sa larangan ng pananaliksi. Ano ang intelektualisasyon ng Pilipino sa pananaliksik sa pananaw ni Ligaya at Champson Rubin? Ang pananaliksik ay hindi lamang pagsasama-sama ng mga binasang akda o mga siping pinagkabit-kabit. Kailangan dito ang maingat na pagsasalin kung nasa wikang banyaga ang sanggunian. Ang maingat na paghanap ng mga katumbas na terminolohiya, ang mahusay na paghanap ng katumbas na pananalita para sa mga konseptong abstract. Ang mga nakalap na kaalamang ito na binasa, sinuri, isingin ay kailangan organisa at ayos ng buti upang mabigyan ng go at naiibang interpretasyon o pagpapakahulugan. Masalamuot ang proseso ng pagbuo ng sulating pananaliksik. Ipiliin ang paksang napapanahon at mahalaga sa gawa ng pagpapahayag ng layunin. Ihahanda ang bibliografiya at tentibong balangkas. Mga ngalap ng datos. Kailangang buuin ang pangwakas na balangkas. Isusunod ang pagsulat ng borador o rough draft. Usin, riribisahin, at gagawin na ang aktual na pagsulat ng pangwakas na papel. Sa halos hindi namamalayang paraan, pamamaraang kakabit ng akademya sa paggamit ng Filipino sa pagtuturo at pananaliksik, sa pagsasakripisyo at pagsisinghay na makapagsali ng mahalagang dokumento at libro bilang bahagi ng pananaliksik. Pagsulat ng mga orihinal na pananaliksik, kusang nabubuo ang mga terminolohiya o katawangan. Ayon pa kay Professor Ligaya Champson Rubin, may obserbasyon siya noong siya'y nagtuturo pa at buhay pa. At ito ay sabi niya, may ilang profesor sa UP na sa pagdaraan ng mga semestre ay buong tiyagang iniipo ng mga saling terminolohiyang ginagamit ng mga estudyante sa kanilang paper. Kawili-wili raw ang kanilang natutukusan. May mga estudyanteng kapit sa Kastila ang unta katulad ng pronolohiya, morpolohiya, simantika, sintaktika.
may estudyanteng tunog English ang mga ginagamit tulad ng phonology, morphology, semantics at syntax at mayroon namang hindi binago ang forma ng salita mula sa original. Nilalagyan na lang ng salunggong panipik. May mga estudyanteng pilit na humahanap ng panumbas sa salitang katutubo tulad ng palatunugan para sa phonolohiya, palabuuan para sa morphologiya, at palaugnayan para sa syntax. Ang mga isali ng eksakto, wala itong salitang tumutukoy sa katumbas na paliwanag na tumutukoy sa eksaktong kahulugan. Inihahanap nila ng katumbas na paliwanag na tumutukoy sa kahulugan ng orihinal. Ang halimbawa, tubura, taon, buwan, araw para sa kalendaryo at latidhin, larawang hatid ng hangin para sa telebisyon. Malaki ang papel na ginagampanan ng pananaliksik sa intelektualisasyon ng wikang pambansa. Malaki ang kaugnayan nito sa pag-aaral ng ibang disiplina at sumasaklaw ito sa halos lahat ng aspekto ng buhay. Gaaralan sa gawa nito ang mga estudyante. Hindi nila namamalayan sa pamagitan ng kanilang ginagawang panaliksik ay tumutulong sila sa pagbabago at paglinang ng wika sa iba't ibang aspekto ng karunungan galang teknolohiya, agham, filosofiya at panitikan. Tungo sa modernismo, sa lipunan, kultura, politika at ekonomiya. Kaya naman natin at alamin kung ano ang papel na ginagampanan ng komisyon sa wikang Pilipino sa larangan ng estandardisasyon at intelektualisasyon. Ang KWF Sangay ng Literatura at Kultura at natawag na SLAC ay nagsasagawa po ng mga libreng virtual ng mga seminar sa mga paksang pambansang ortografiya, korespondensya opisyal, at masinop na pagsulat. Bukod pa riyan, may mga virtual ding lektura hinggil sa iba't ibang paksa sa larangan ng wika, panitikan at kultura. Malapit na rin inimbag ang mga diksyonaryong Ingles-Filipino Mindanao. Ini-evaluate na rin ang mga diksyonaryong Cebuano, diksyonaryong Hiligaynon, Ingles-Filipino. Sa kasalukuyan, patuloy ang KWF sa pagbuo at paglimbag ng diksyonaryo ng wikang Ingles-Filipino at mga bilingual at trilingual na diksyonaryo ng mga katutubo. Ano po implikasyon at hamon ng tawag nating standardisasyon at intelektualisasyon? Kaugnay na rin po ng tungkulin ng komisyon sa wikang Pilipino sa paglinang o pagdevelop ng wikang pambansang at maging ng mga katutubong wikang sa ating bansa. Ang edad sa pagtuturo at ng wikang Pilipino. Inaangat ng mga paggamit at paglilimbag ng mga diskurso sa wikang Pilipino ang pagiging intelektual niya. Isinusulong ng KWF ang estandardisasyon ng mga salita sa pamamagitan ng paglilimbag ng diksyonaryo ng wikang Pilipino at mga aklat ng KWF publication na pinamumunuan po ng Sangay ng Edukasyon at Network. Gayon din, ang pagtuturo ng ortografiyang pambansa ay daan tungo sa estandarisasyon ng mga baybay o spelling ng mga salitang bahagi ng wikang Filipino at mga sistema ng panghihiram ng mga salita mula sa mga katutubong wika sa ibang wikang dayuhan at mga salitang technical at scientific. Bukod pa po rito, ang pagtuturo ng masinop na pagsulat
ay tumutugon sa pag-aaral at paggamit ng makabagong tuntuning pambalat, phonologiya, morphologiya, syntaxis, at iba pang mga tulad ng banta. Tagtag pa rito ang panaliksik at pagre-record ng mga ortograpiya ng iba't ibang wika sa ating bansa at nakakatulong din sa paglinang ng bokabularyong Filipino. Ang mga pananaliksik sa anyo ng mga artikulo sa mga journal na tulad ng Pandiwa ng KWF at ng Gawad Julian Cruz Balmaseda na parangal sa pinakmahusay na tesis at disertasyon na nasusulat sa wikang Pilipino ay nagsusulong din ng intelektualisasyon at estandarisasyon ng wikang Pilipino. Gayon din, ang pagtuturo ng ortograpiyang pambansa ay daan tungo sa estandarisasyon ng mga baybay o spelling ng mga salita bahagi ng wikang Pilipino. Kaya, hinihimok ko ang mga scholar at professor na manaliksik hinggil sa wika, panitikan at kultura upang makapag-ambag sa estandarisasyon at intelektualisasyon ng wika. Ito po ang ating batis ng pagkakataon ng informasyon. Salamat po. Maraming salamat po. Nawa po ay maging ligtas at malusog tayo, maliga, matiwasay sa panahon ng krisis, ng pandemyang COVID-19 at ngayon nga po may COVID-19 Delta na. Mag-ingat po kayo. Mag-ingat po tayo. Sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang ating wikang pambansang Filipino. Mabuhay ang ating bayang Pilipinas. Maraming salamat. Maligayang pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa 2021. Salamat. Maraming salamat po, Dr. Arthur P. Casanova, ang chairman po ng Komisyon sa Wikang Pilipino, sa napaka-informatibong lektura na inyong binahagi ngayong hapon. Busog na busog po ang aming mga kaisipan at napakaraming bagay.